To be completely honest po,
ako sa Instagram, sa isang dekada na po ako sa industriya. And yung 10 taon po yun, with Jamie. So talagang laking pasasalamat ko dahil sobrang yung tiwala din yung video sa amin. And para sa isang artista, lalo na ako, pag-gets, kung para sa iba, baguhan pa lang din naman ako, pero kinonsider nila ako and binigyan ng title. Eh para sa isang artista na mabigyan ka ng title, ibig sabihin established ka and kahit pa paano may napatunayan ka na, na para ma-deserve mo yung title na yun. And sobrang thankful ko po kasi parang feeling ko na parang na-prove ko sa network na I earned the title. Kumbaga parang hindi ko siya parang, ay, si Barbie, matagal na siya eh. So, bigyan naman natin ng title para ano, para may... Masabi. Oo, masabi lang ganyan. Feeling ko naman parang bigyan po ako ng title. I earned it. Parang I worked hard for it. How was the experience working with Dennis Taylor finally? Imagine sa day. Partida niya ako nagkakapit, pero nanginig ako sa set. Oh, iba yun. Kasi alam mo natin din ang super crush ko sa inyo. Talagang ever, bago pa po ako pumasok sa showbiz, crush ko na po talaga si Mr. Dennis Trillo. Siyempre, given naman na yung hot chinito look, sobrang guwapo. Pero ngayon, kasi dati sa kwento-kwento ko lang nalalaman kung paano ko siya magtrabaho. Pero doon pa lang na-amaze na ako. Tapos ngayon talagang first hand na experience ko kung paano ko siya magtrabaho. Sobrang nakaka-starstruck, nakaka-overwhelm, and nakaka-pressure na, oh, kailangan hindi ka magkakamali ang Barbie Forteza. Matagal mong inintay to. Yung ganun. So, plus factor na kakaiba yung story na ginagawa namin sa Laini. Siyempre, alam naman natin na kapag tiikay ng lola ko ang show, may touch of fantasy, ganyan, meron mga may fiction. So, mga, so werewolf, ganon. So, siyempre, topless. Ano yung reaction yung first time na ang topless? Pawis ko. Pero masaya kasi hindi siya, paano ba, the way siya mag-work and knowing na, yun nga, topless siya, eh syempre kahit naman sinong naka-topless, parang medyo may ilang. Pero siya very professional, talagang he's just doing what he's told, kung paano i-instruct, ganyan. Parang wala lang sa kanya. Ganun siyang ka-confident, take one lang palagi. So, ayun, sobrang gaan ng katrabaho. Tahimik, pero mabait. Yung ganun klase, hindi siya like suplado type of tahimik. Talagang maamo, gentleman, sobra. And hindi niya ipapakdam sa'yo na, ako, ministry niyo ko, so adjust ka. Walang ganun, sobrang bayo. Nahalata niya bang nanginginig ka or tetanis ka? Hindi ko alam! Kala ka ba niya kinuso? Hindi ko alam kasi ganyan. Pero alam niya crush. Alam niya crush mo siya. Feeling ko naman, parang si Duterte na lang siya nakakaalam. Crush ko siya. Pero hindi kasi siya nagsasalita. Parang siguro mga 30% lang ang buong araw siya nagsasalita. So hindi ko talaga alam kung ano iniisip niya, hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. So, ayun. Paano ka ba yung awkward mo sa hindi mo naman siya pinag-usap. Minsan nagtatanong ako kung sabi, kanina ka pa ba dito, ganyan. Pero bilang sobrang gentleman ni Mr. Dennis Trillo, siya talaga yung kasi siguro nakikita niya na rin na nanginginig na ako. So siya na yung parang unang nakipag-usap na, oh, ngayon na pala tayong kakatrabaho, ganyan. Tapos tinatanong niya,
control sa sarili ko. Like, na, siya na yung parang nagpakalma sa akin. Chinika niya ako. Kasi hindi naman siya talaga manchikang tao. So, marami siya tinanong, o, kamusta yung taping mo ng waray, ganyan, churut, kaya. Pag nararamdaman niya, hindi lang ako, nakikipag-usap siya sa akin para naman ma-anis ako. So, Barbie,